2014, 2016, 10 piso BSP series coin. Guys, titingnan natin kung hard to find o semi hard to find na ba itong dalawang years na ito, kasi maraming sasabi na mahirap na daw makita. Kaya ayan po ang ating topic. What's up guys, welcome back to my channel Kalimay Online po. Once again, kumusta po kayong lahat dyan guys, no? Sa mga baguhan lang at trip mo yung gantong video, paki-subscribe ang ating channel at paki-on na din ang notification bell para updated kayo kapag may content tayo, at mag-join sa ating membership. Alright, 2014 at 2016, 10 piso BSP series coins, bimetallic. Ito yung mga tinatawag na bimetallic kasi dalawang materials ang ginamit dito. Ayan. Tapos ang kanya pong record, kung pagbabasehan po natin yung kanyang record sa n.numista.com, no. Yan, 2004, 1.2% ang kanyang frequency, yung kanyang percentage sa numista.com. Galing pong Numista yan, nakinuha ko lang doon. At ang sabi, reverse 3 bilang ang record. At wala pang ang value eh. So makikita nyo, reverse 3B ang record. At yung mismong coin, pag binaliktad mo, ay reverse 3B nga siya. So, saka sa lukuyan din, hindi pa rin natin masabi kung mayroon nga bang mga lumabas na variation dito sa mga semi-hard to find na 2014 na ito eh. Kasi, walang ibang record. Ayan pa lang naman yung ating makikita doon. Kahit tingnan ninyo po, no, reverse 3B, ito mga 2014 semi hard to find, at hindi naman talaga masasabing mga hard to find na ang mga taon na ito, kasi hindi kagaya ito ng mga year 2007 and 2009 na talagang maituturing na nga pong mga rare, dahil napakahirap makakita ng mga taon na yun. Kaya semi hard to find ang mga 2014 na ito. At mapunta naman tayo dito sa year 2016. Yung 2016 ito at 2014 ay halos magkapareho lang sila sa kanyang Ubers and Rebirth. At kung pag-uusapan naman natin guys yung dami nito, no, kasi 1.5% ang kanyang percentage dito sa n.numista. At halos pareho lang ng 2014, kasi yung 2014 ay 1.2% kung naalala nyo lang. Tapos sa Rebirth 3DNB siya, halos pareho lang din ng 2014. So walang pagkakaiba itong dalawang taon na ito, 2014 and 2016, parehong semi hard to find, parehong pareho din ang kanilang variation. Pero di ba tayo sigurado, di pa natin masabi yan, di ba? Kasi baka may lumabas na ibang variation dito, kaya dapat tignan-tignan nyo yung mga taon na yan. Kung meron kayong mga 2014 at 2016, baka merong hindi reverse 3B dyan. Pag mayroong ganun, swerte, kasi yun po ay rare, di ba? Eh, ito nga lang reverse 3B na hawak natin eh, rare na nga. I mean, semi hard to find na nga ito eh. Hindi na rin tayo basta-basta makakakita. Lalo siguro kung ang mga kondisyon ay almost uncirculated or uncirculated na. Kasi pag ikaw ay makakakuha niyan at meron ka, kung sakali man, ano, pwede mo po yan i-listing sa eBay, at pwede ka rin po mag-listing sa aking page. Sa mga hindi pa nakakaalam, Kalimay Online Facebook page, doon mo po i-post o i-listing sa may community, no. Hanapin nyo lang yung sa aking page, kung page Kalimay Online Facebook page yung community, doon po kayo mag-share ng mga picture, pwede rin pong video, kung magbibideo po kayo, yung malinaw naman po. At kung gusto nyo pong mag-share lang, pwede at sabihin nyo lang din na kung gusto nyo pong ipa-topic dito, no, i-content ko yung inyong barya, pwede po yan, sabihin nyo lamang po, basta yung mga magaganda, no, at pipiliin ko po yung inyong mga barya para ma-topic ang inyong mga coins, at syempre ma-shout out natin ang inyong mga tunay na pangalan. Alright guys, so hindi ko na pahabain, no, maiksi lang ang ating mga video kasi baka meron pa kayong lakad, kasi pag malit kayo, no, kasalanan ko pa yan. Alright, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po. No, hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe at i-on ang bell at mag-join sa ating membership. God bless po.